Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga! Handa na ba kayo para matuto sa aking arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita sa wika at panitikan. Oras na para sa mga ariling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyon, Pilipino. Filipino. Ang Pilipinas ay maraming kakaibang kwento na nagmula sa ating bayan o lugar. Nagsisilbing panitikan ito ng bawat Pilipino. Ano-ano ang inyong nabasa, narinig at kinagigiliwang kwento sa inyong bayan? Sa araw na ito, maghahatid ako ng isang kakaibang kwento. Inyong mapakikinggan dito lamang sa Paralang Panghimpapawid sa Radyo Eskwela sa Isabela. Tara na! Mapagpalang araw mga mag-aaral namin sa ikawalong baita. Tiyak iyong kagustuhan ang aralin sa episode na ito. Ako ang iyong guro, Sir Brian Dumaging Tagaka, makakasama, kakwentuhan at kabahagian ng kaalaman. Tumutok at makinig na! Sa araw na ito, isang kakaibang kwento naman ang aking ibabahagi. Sa loob ng ating pagbabasa, kailangan na mapaunlad ang kakayahang maunawaan ang binasa sa pamamagitan ng paghihinuha batay sa ideya o pangyayari sa akda, dating kaalaman kaugnay sa binasa. Tiyak lubos na magagawa niyo ito. Ihanda ang iyong mga learning activity sheet, sagot ang papel o notebook at panulat. Manatiling gising ang diwa at tayo'y maglalakbay mamaya. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula, natuwa ba kayo sa epiko ng Maranao na inyong binasa? Sige, subukan nga natin ang inyong natatandaan. Sino ang dalawang prinsipe sa epiko? Mahusay, si Prinsipe Madali at Prinsipe Bantugan. Eh, sino sa kanila ang kinagugustuhan na prinsipe ng Bumbaran? Ilarawan nga siya kung bakit siya kinagugustuhan? Tama, si Prinsipe Bantugan. Nagtitiwala ang mga mamamayan sa kanya sapagkat mahusay ito sa pamamalakad at nakikinig ang mga mamamayan. Si Prinsipe Bantugan rin ay maikas, napakatalino, mabilis matuto ng mga sandata, malakas at matapang. Ano naman ang dahilan ng pag-alis ni Prinsipe Bantugan sa kaharian noong naghari ang panganay na kapatid nitong si Madali? Ang galing mo, nakuha mo. Dahil sa maraming nagkakagustong magandang babae kay Bantugan, pinag-utos ni Haring Madali na walang sino man ang kakausap kay Bantugan. Sa labis na kalungkutan ay umalis ito sa kanilang kaharian at siya ay namatay. Nang nalaman ni Haring Madali ang nangyari sa kanyang kapatid, ano ang kanyang ginawa? Wow! Tunay na naunawaan mo ang epiko. Oo, nanaig ang pagmamahal at inalis ang kinikimkim na inggit sa kapatid. Dali-dali itong pumunta sa langit at binawi ang kaluluwa upang muling mabuhay si Prinsipe Bantugan. Anong aral naman ang napulot mo sa epiko ng Maranao? Tama kayo, huwag gumawa ng masama sa kapatid. Huwag magtanim ng inggit, puot at magkimkim ng sama ng loob dahil lamang sa naiinggit sa isang bagay. Dapat laging pairalin ang pagmamahal at pagmamalasakit upang maging masaya ang lahat. Hindi ba nakatutuwang kakampi mo lagi ang iyong kapatid at nagmamahalan kayo? Sana inyo itong isasagawa.
Tiyak kong handa ka na rin para sa ating bagong aralin. Sige, makinig ng mabuti at simulan na natin. Sa ating bansa, kilala si Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani na higit na nagpamalas ng husay sa pagsusulat ng iba't ibang akda para mawulat ang mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol noong panahon. Sa ating bagong aralin, isang kwento ang ating babasahin at susuriin ang kanilang pakikibaka. Sa ating babasahin ngayon ay may kinalaman sa katangian at kontribusyon ng mga bayani. Kakaiba ang taglay naman ng bayani ito sa lugar at kanilang katutubo. Handa na ba kayo? Mahusay! Alam nyo ba na may isang aktang pampanitikan na nakasulat rito ay pagpapamalas ng kabayanihan? Tama ang iyong narinig. Ang tawag sa panitikang ito ay epiko. Ano nga ba ang isang epiko? Ang epiko ay isang uri ng panitikang tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan siya'y buhat sa lipi ng mga Diyos o Diyosa. Ang paksang ito ay paglalakbay at pakikidigma ng mga tauhan. Ang salitang epiko ay galing sa salitang Griego na epos na nangangahulugang awit. Ngunit ito'y tumutukoy sa pagsasalaysay na kabayanihan. Nakuha ba ang konseptong kaisipan ng isang epiko? Magaling! Kayo naman, makinig ng mabuti sa aking babasahing panitikang epiko upang matiyak kung paano ang kabayanihan ng isang tauhan na gumanap. Obserbahan kung paano naging epiko ito at bayani ang gumanap. Kailangan na ring mahusay mo na mahihinuha ang mga ideya at pangyayari na naganap sa akda. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin. Sundan mo ako sa pagbabasa sa epiko ng mga Ifugao, ang Aligoyon. Tayo na! Aligoyon, epiko ng mga Ifugao. Sa mga hinagdang taniman ng bulubundukin naninirahan si Aligoyon, isang mandirigmang Ifugao na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. Anak siya ng Antalan, isang mandirigma. Maagang natuto sa pakikipaglaban si Aligoyon sa tulong ng kanyang ama. Ang unang larangan ng digma ni Aligoyon ay ang mga matitigas na lupa sa tabi ng kanilang tahanan. Ang unang sandata niya ay ang trumpo at ang mga unang kalaban niya sa larong ito ay ang mga bata rin sa kanilang pook. Kapag pinakawalan ni Aligoyon ang kanyang trumpo, matining na matining na iikot ito sa lupa. O kapag inilaban niya ito sa ibang trumpo, tiyak na babagsak na biyak ang laruan ng kanyang kalaban. Tinuruan din siya ng kanyang amang si Antalan ng iba't ibang karunungan. Umawit ng buhay ng matapang na mandirigma, manalangin sa bathala ng mga mandirigma, at matutuhan ang mga makapangyarihang salita na inusal ng mga pari noong unang panahon. Ikinintal na Antalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob. Talagang inihanda ng ama sa Aligoyon upang maipagiganti siya ng anak sa matagal niyang kaaway kay pangaywan sa kabilang nayon. Nang handang-handa na si Aligoyon, nagsama siya ng iba pang mandirigma ng kanilang nayon at hinahanap nila ang kalaban ni Antalan. Subalit hindi si pangaywan ang natagpuan, kundi si Diniyogan, ang anak na lalaki nito. Mahusay din siyang mandirigma tulad ni Aligoyon. Inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan. Kaya, anak sa anak ang nagtagpo. Kapwa sila matatapang, kapwa magagaling sa pakikipaglaban
lalo na sa paghawak ng sibat. Itataas na liguyon ang kanyang sibat. Nangingintab ito lalo na kung tinatamaan ng sikat ng araw. Paiikutin ang sibat sa itaas sa kamabilis ang kamay ng binatang kalaban. Aabangan ng matipunong kanan ang sibat na balak itumo sa kanyang dibdib. Tila kiglat na paruot parito ang sibat. Maririnig na lamang ang hangin ito at nagmistulang awit sa hangin. Nanonood ang mga dalagang taganayon at sinusundan ng mga mata ang mga humahanging sibat. Saksakin mo siya, dinuyogan. Sasawayin sila ng binata. Kasinggaling ko siya sa labanan ito. Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa ito'y inabot ng Linggo, ng buwan. Kung saan-saan sila nakarating, nagpalipat-lipat ng puok, palundag-lundag, patalon-talon sa mga taniman. Namumunga ang mga palay nang nagsimula pa lamang. Sumibol nang sinimulan nila ang labanan. Inabot ng taon hanggang sa sila'y lubusang huminto ng pakuluan ng sibat. Walang nasugatan sa kanila. Walang natalo. Naglapit ang dalawang mandirigma. Nagyakapan at nagkamayan. Tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Dakila si Liguyon, dakila si Diniyogan. Ipinangako nila sa oras ding iyon na lilimutin na ang alitan ng kanilang ama. Nagdiwang ang lahat. Lalong nagkalapit ang damdamin ng dalawang mandirigma ng mapangasawa ni Liguyon si Bugan, ang kapatid ni Diniyogan, at nang maging kabyak ng dibdib ni Diniyogan ang kapatid ni Liguyon. Nanirahan sila sa kani-kanilang nayon. Doon sila namuhay ng maligaya. Doon lumaki ang kani-kanilang mga supling. Kung may pista o anumang pagdiriwang sa kanilang nayon, buong kasiyahang pinapanood ng mga taga-nayon ang dalawa, lalo na kung sila'y sumasayaw. Kung mahusay sila sa pakikidigma, ay mahusay din sila sa pagsasayaw. Lumulundag sila at umailan lang na parang maririkit na agila. Sa kani-kanilang nayon, tinuruan ni Naliguyon at Dinuyogan ang mga tao tungkol sa marangal na pamumuhay, karangalan at katapangan ng mga mandirigma at pagmamahal at pagmamalasakit sa inang bayan. Kahit na sila'y pumanaw, binuhay ng mga ifugaw ang kanilang kadakilaan. Inaawit ang kanilang katapangan. Hindi nawawala sa puso at kasaysayan ng mga ifugaw ang kagitingan ng dalawang mandirigma. Nagpasalin-salin sa mga lahi ng ifugaw ng mga Pilipino ang dakilang pamana ng mga dakilang mandirigma. Naunawaan ba ang binasang epiko? Mahusay! Kung tunay na naunawaan, ay subuking sagutin ang nasa unang gawain. Kilalanin ang mga tunay na nangyari sa epiko. Isulat ang tama kung nangyari ito sa kwento at mali naman kung hindi ito nangyari. Kunin ang sagotang papel at panulat at isulat ang tamang sagot. Tiyak kong nasagutan mo na ang mga ito. Ibigay na natin ang mga tamang kasagutan. Sa unang tanong, ang tamang sagot ay tama. Sa kanilang nayon, itinuro ni Naliguyon at Dinuyogan ang katapangan ng mandirigma. Ikalawa, ang sagot ay mali. Dumanak ang dugo sa pag-aaway ng dalawang pamilya sa pamumuno ni Liguyon ay hindi nangyari. Ikatlo, ang sagot ay mali, ikinintal ni Antalan kay Liguyon ang pagmamahal sa pamilya ng kanyang kaaway, kundi ang
paghihiganti. Sa ikaapat na bilang naman tayo, ang sagot ay tama. Sa kanilang lugar, tinaguri ang dakila ang dalawang mandirigma sa isip ng mga ifugaw. Sa panghulit panlimang bilang naman, ang sagot ay tama. Naging magkaibigan ang dalawang mandirigma at nagbunyi ang mga taga-ifugaw. Nakuha mo ba ang lahat ng sagot? Tiyak na hunawaan mo ang epiko ng ifugaw. Ang aligo yun. Sige, magbasa pa tayo ng isang kwento. Makinig ng mabuti at kilalanin naman natin ang kanyang kabayanihan na gagawin. Handa ka na ba? Tayo na! Ikaw ang aking bayani na sinulat ni Helen Pato. Bayani ni Sarah ang nanay niya. Dahil siya ang pinakamagaling na nanay at pinakamagaling na siyentipiko sa buong mundo. Ngunit ang nanay ni Sarah ay walang mahanap na lunas para sa coronavirus. Ano ang itsura ng COVID-19? Tanong ni Sarah sa nanay niya. Sa sobrang liit ng COVID-19 o coronavirus, hindi na natin iyon nakikita, sabi ng nanay niya. Ngunit kumakalat ito sa mga hubo at bahing ng mga taong may sakit. At kapag hinawakan nila ang mga tao at bagay na nasa paligid nila, ang mga taong may sakit ay magkakalagnat at nagkakaubo at pwede ring mahirapang huminga. Ibig bang sabihin noon, hindi na natin malalabanan dahil hindi natin iyon nakikita? Tanong ni Sarah. Kaya natin iyong labanan, sabi ng nanay ni Sarah. Kaya kailangan kong masiguradong ligtas ka, Sarah. Maraming uri ng tao ang tinatamaan ng virus at makakatulong ang lahat sa paglaban natin dito. Espesyal ang mga bata at makatutulong din sila. Kailangan ninyong manatiling ligtas para sa ating lahat. Kailangan kitang maging bayani ko. Humiga si Sarah noong gabing iyon at hindi niya naramdamang bayani siya. Nainis siya. Gusto niyang pumasok sa paaralan pero sarado ang paaralan niya. Gusto niyang makita ang mga kaibigan niya pero hindi ito ligtas gawin. Gusto ni Sarah na tumigil na ang coronavirus sa pananakot sa mundo niya. May mga superpowers ang mga bayani, sabi niya sa sarili niya bago siya pumikit para matulog. Anong mayroon sa akin? May malumanay na boses na biglang bumulong sa kanyang pangalan sa kadiliman. Sinong nariyan? Pabulong na sagot ni Sarah. Ano ang kailangan mo para maging bayani, Sarah? Tanong sa kanya ng boses. Kailangan ko ng paraan para masabihan ang lahat ng bata sa buong mundo kung paano nila maproprotektahan ang mga sarili nila para maprotektahan nila ang ibang tao. Sabi ni Sarah. Anong kailangan kong maging para matulungan ka? Tanong ng boses. Kailangan ko ng nakalilipad, yung may malaking boses, at yung makatutulong. May narinig siyang mabilis na gumalaw at namangha siya sa nakita niyang maaaninag sa liwanag ng buwan. Ano tawag sa'yo? Pagulat na tanong ni Sarah. Ako si Aryo. Sagot nito sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng Aryo dati, sabi ni Sarah. Narito lang naman ako, sabi ni Aryo. Galing ako sa puso mo. Kung tutulungan mo ako, pasasabihan ko ang lahat ng bata sa buong mundo tungkol sa coronavirus, sabi ni Sarah. Pwede akong maging bayani. Pero teka lang, Aryo. Ligtas bang lumabas habang meron pang kumakalat ng coronavirus? Kapag kasama mo lang ako, Sarah,
sabi ni Aryo. Walang makakasakit sa iyo kapag magkasama tayo. Nagustuhan mo rin ba ang ikalawang kwento? Magaling! Naunawaan ba ang pangyayari sa kwento? Sige nga, subukan natin ang iyong husay sa pagkaunawa sa kwento. Sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Ihanda ang sagotang papel at panulat. Isulat ang letra ng tamang sagot sa mga sumusunod na pahayag. Unang tanong. Batay sa iyong pagkaunawa sa teksto, ano ang trabaho ng kanyang ina? A. Abogado. B. Guro. C. Pulis. D. Siyentipiko. Ikalawang bilang. Sa pagkakaalam ni Sara, ano ang taglay ng isang bayani? A. Agimat. B. Sandata. C. Superpowers. D. Mahiwagang bato. Sa ikatlong bilang naman tayo. Bakit nainis si Sara nang humiga siya ng gabing iyon? A. Hindi siya makakapaglaro. B. Hindi niya naramdamang bayani siya. C. Ayaw siyang palabasin ng kanyang nanay. D. Matagal na siyang nakakulong sa bahay nila. Sa ikaapat na bilang, lahat ng mga sumusunod ay nais gawin ni Sara sa kanyang mga kaedad. A. Makatulong sa kanyang mga kaedad. B. Protektahan ang kanilang sarili para maprotektahan ang lahat. C. Makalabas ng bahay at makita ang sitwasyon ng kanilang paligid. D. Makalipad upang mapagsabihan ang mga bata kung paano ang dapat gawin. Pahulit panlimang bilang. Saan galing ang natatanging kaibigan ni Sara? A. Sa kadiliman. B. Sa puso ni Sara. C. Sa virus. D. Sa gamot. Ngayon ay sagutin na natin ang mga ito. Sa unang bilang, ang sagot ay tama, D, siyentipiko. Sa ikalawang bilang, tama, C, superpowers. Sa ikatlong bilang naman ay B, hindi niya naramdamang bayani siya. Sa ikaapat na bilang, ang sagot ay tama, C, makalabas sa bahay at makita ang sitwasyon ng kanilang paligid. Panghulit panlimang bilang ay mahusay, B, sa puso ni Sara. Tiyak kong naunawaan mo ang ating tinalakay. Inalam natin ang tulang pasalaysay na epiko na tungkol sa kabayanihan na naniniwala sa Diyos o Diyosa at ang mga tauhan na may kakaibang kapangyarihang taglay. Nakilala rin natin sina Aligoyon at Dinoyogan bilang dalawang maghihiganti sa kanilang kalaban at para sa kanilang ama. Nagtagumpay ang kapayapaan bilang pagtatapos ng kanilang hidwaan. Si Sara rin ay isang bata na nangangarap kung paano siya magiging bayani dahil nais niyang makatulong sa pagpuksa ng coronavirus. Diyan na nagtatapos ang ating pagtalakay. Tiyak kong naunawaan ninyo ang ating aralin. Sa mga gawain na hindi pa nasagot sa inyong learning activity sheet, kailangan na masagot ito. Isumite sa inyong guro upang mabigyan ng marka. Huwag kalimutang magbigay ng refleksyon para sa natutuhan sa araw na ito. Paunang basahin na rin sa susunod na paksa upang makasabay sa ating pagtalakay. Sa ngalan ng aming buong production team, Team Shines at Radio Broadcasting Team, Radyo Eskwela sa Isabela, isang mabungang pagkatuto ang aming handog sa inyo. Lagi lamang makinig at tumutok. Muli, ako si Sir Brian Dumaging Tagaka, guro sa paralang panghimpapawid na nagpapaalala. Nasa tapat na puso ang pagmamalasakit, pakikipagkapwa at pagtutulungan. Ito ang makapangyarihan.
Hanggang sa muli, magandang araw. Patuloy, patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela.